Yeah, yes, alam po namin yung tactics na to. Ewan ko kung pinauso, pero una ko nakita to sa Flash Wolves sa Taiwan. Camille tsaka Ziggs, no, na gagawa ka ng ring, susutan quarantine, tapos bombahin. Babahingan ka sa bintana, ganun. Saan ka punta? May parating pa. Karating ka pa, inabutan ka pa. Lovers duo, Overjaya yeah, so, Dragons, alam yep. natin. Ang ilig nung ano, Overjaya Dragons, pick red, tapos duo-duo pick eh, no? Ngayon, nagsayaraan combo, and I'm not so sure kasi, still, parang I would be, any time of the day, I would still be picking up the Kaisa or Corki compared to the Kaisa. And yun nga ang plano ng Encore Esports Red dito, diba? Kaisa, Lee Sin. Ang final pick would be of a Zed. Inabutan pa ng fifth pick, ng last pick, ang isang Akali. So, this one, jungler na lang ang inaantay dito. Would that be a Vi? Aha, okay! Camille, Camille Jungle! Jungle. Iba talaga mga taga... Ibang bansa, no? Uh-huh. Iba ang bira nila. Interestingly, Fiora for the Baron Lane. Just Camille on the jungle. Siguro! The loading screen into the game itself. This is semifinals number 2. Game 1 of this best of 3 series between Encore Esports Red versus Overjaya Dragons. Makikita natin sa Overjaya Dragons nga rin. Magbabalak ata. Oh, makikita natin walang yung na lovers duo natin papunta na sa mid lane. Yeah, walang nag-rush sa... 1-3-1. Yeah, walang nag-rush sa ano. Ayun, may nag-rush naman sa mid. Side lanes lang. Pero kita mo yung spread. Oh. Ang entrada talaga nila sa mid-gitna eh. Magpapakita sila sa gitna. Pero syempre, pag naspatan ka kahit ng isa lang dyan, alam na kagad. So, we will be seeing the 1-3-1 sa side ng Overjaya Dragons. No? Having a Camille, ay having a Saya. No, plus Darakan in the mid. Ganon din naman yung ano, ganon din naman yung Kaisa plus the Brom dito. And si Camille natin mag-i-start sa Raptors, it seems. Eh. So magkakabalakan. Uy, pwede, pwede. Pwede pa mas na double knock up galing kay Chi, mawala agad kasi ata natunaw itong isin natin. Pwede talaga ng igo ng Overjaya Dragons eh, kasi ang dami nilang magkatabi doon. Isang talo lang talaga nila kanya. Yun na yun. What? What is going on? Chili nagpalamig agad. Game talaga yun. Eh. Oh man. Bakit sila na-bait ng Camille, no? Pwede mong i-ano yun eh. Pwede mong i-poke lang or something. Or pwede kang i-go nyo yung Rakan. Naka-tactical sweep ba yung Camille? Ha? I have no idea. Pero ang sure lang ako, parang... Nawala sila agad din yung Lee Sin pagpasok niya. Oh, parang in-ignore nila na mananakap sila ng Rakan. Akala niya, parang mahaba ang ano ha, knock-up duration. Oh my god, baka false sense of security kasi tingin nila kasi Brom and Lee Sin sila. Ay, matapang tayo. Oo, good try. Time na sa early game. Level 1, pinatako ni Ishimi, kinakounter na with both! Ooh, emotion! Outplace. Outplace. Overjaya Dragons. Pag shuriken flip mo pa forward, no, binati ka ng repose. Sinundot ka ng repose. Mm. Kahit sumahistep ka, hindi, kahit may hang time yung repose, aabuting ka talaga nun eh. Kahit ilang padaliri mo pinindot doon, wala ka talagang counter lang. Ano yun eh, alam mo yung parang mga slapsticks. Even in the lanes, may outplays na nakakaganap. Oo. For Overjaya. Naku, isa pa! Si Jilim, kakabalak. Si Moe! 5-1 mo! Hindi nakasang lomba. Nag-burn din ng plush. Given na yun. Given na yun eh. Nag-burn din ng ignite. Yeah, plus, ang direction din ng flash, papunta dun sa torre. Ah, hindi pabalik sa base eh. No? Oh my god. Nako, Barangay Barjaya, men. Kasi na maganda ang sitwasyon dito ngayon ng Barangay Barjaya. Tinatanod. Kasi lahat ng kills eh. Alam mo, may kills sa gitna, may kills dun sa top lane side, may kills tayo sa bottom lane side. At wala pa nga tayong 3-minute mark. Kabalak na sa emotion. Natin. Ano na level 5 yun eh. Hindi ko. Hindi na pero natulang ang van. Oh, one. One for one. Yeah. Chili. Andito si... Chilin like a... Uy, nako, chilin! Chilin like a villain! Hindi, nakatakas naman. Chilin like a villain. Nakatakas na. Tinakbuhan lang. Parating na ang kanyang shot ang mamalayibo rin para balakin. Itong si Ishimi, hindi na. Na lang sa tropa. They're gonna be keeping their distance there. There's another problem there. I think na-repose yata yung stun ng Bram. I'm not so sure. Pero parang na-stun yung Bram. Parang na-into yung Bram. Kasi he can only accommodate 2 hits, not 3 hits, no? With that life. That's how you really juggle pre-3-minute mark or even in the early levels talaga. You can only accommodate 2 hits lang at most, no? Parang pag-third talaga within the range ka na yun. Napari yung concussion. Parang napari. Parang napahinto si Arkin. Hindi na nakamamba out si Arkin doon. And the flash is up, no?
for that part. Alam naman natin, Brad, that time na, kaya sana eh. Nakita ko may ano eh, may hilo. Kaya ko eh, parang so, may hilo eh. Parang napare ng ano. Na-concussive blow si Emotion, di ba, for the Fiora. Tapos tamang repose lang. Nahagip nung ano, nung repose dito. Pero ayun nga guys, no, 25 seconds bago lumabas yung first drink ng game natin. It's gonna be a mountain drink. We're just, the problem here, why we have this kind of tone now is because we have so many awkward stuff that is happening right now. A lot of outlays engages. Actually. I don't think outlays eh. Parang wrong mistakes eh, no? Oo, na parang may pagka-given na eh, na yung talaga yung mananakap kayo ni Chili. Yung punish nun, si Sagi for the Saya, Blade of the Ruined King. First Dragon Fight. First Blade of the Ruined King. Parating nga yung item, so may boots ba yan? Walang boots. Walang boots, no? Rush, no? Pero still, aray. Some of the yan. Yeah, buti na lang naka-nerf yan, ha? Sa totoo lang, pwede nyo pang ilaban ng konti. Paggulat lang. Oy, nako, Mentos. Still na lang siguro pwedeng gawin ni Kaya. Kakayanin pa nga ba? Pero napaksipay na still pa nga ba ni Kuya mo Kaya? Kayang-kaya. No problema, na-quarantine sila. Oy! Para tingnan na uubos na mga tropa natin. Naku, sa ating Berjaya, pinagpapapanana na Blade Skull. Papalag mga concussive blow, may barrier ka. I-catch and rain yan, buddy. Itukin, it's gonna be magkailan ang balikan. Ba't gumamit ng flash? Sila nang balikan nun? Oo, oh, ano na yung lisin dun eh? Ano? Corner na yon. Na potato corner. Corner na! Potato corner na yung Lee Sin. Auto-attack na lang yun. Siguro dalawa. Pero hindi kailangan mag-flash for that part. Nako, si Sashimi. Auto-attack! Wampa! Diba? Hindi ba naman na yun? No? Kahit anong swing talaga, oy! Mga kaibigan. Pero ayun lang, no? I just wanna go back doon sa... Pwede kasing mag... Ano eh? Pwede pang mang-outplay yung Saya eh. With the flash kung sinave niya. Pwede talaga eh. As in, pwede siya mag-flash patungo sa may mid lane side. Yung Lee Sin, ano eh, cornered na talaga onto the pit eh. And you, that's, you could just walk a bit for that. Mahaba-haba yung range ng Saya. If available yung deadly plumage pa nga, baka madaan niya pa sa auto-attack speed, sa attack speed yun. Six natin kung boss sa ilalim. Pangyarihan talaga ng ano. Di yung turret damage niya talaga, parang di makatarungan. Yeah. Yung passive, tapos yung satchel charge, yung secret nun. Kala nga ng mga tao, malaking nerf yung sa satchel charge. Sa pro play guys, yung ginagamit na pang push ng Tori, hindi talaga yung satchel charge. Yung passive. Yung satchel, ginagamit pang survivability karamihan ng mga players. Maganda kasi talaga yung pagpwesto mo ng satchel charge. Ilalagay mo lang sa... Double tap mo nga lang eh, mananakap eh. Kung sa harap mo magagaling yung kalaban, ayun, mananakap. And, uy, ayan na, no? Lamang na yung Akali. Akali, definitely. Pati nga ng item, Kuya, no? Boss Direct. Sa umano ka sa Akali. Gunblade ang kinuha niya para makasabayan niya sa sustain, sa lifesteal. Spellbomb pala, rather. Pwedeng dumuel yung Akali dito. Pwedeng mag-swing back and forth. Ang problema. Mark yeah, that lamang yung Akali doon. Ang problema, walang Torres. So, ngayon, ginugo siya ni Emotion. Kasi mahaba yung lane, patay si Michimi. Oo, mas malayo. Papalayo na lang din siya. Mas lamang dito ato yung Berjaya kasi pressured yung bottom lane. Yeah. It's up to Akali, babalik na lang din siya sa pero may flak si Zed ha. Nakaabang lang si Chili dito sa may Hindi tayo na lang sumulpot para biglayin. Okay, nako ha. Tingnan natin o. Ang ginugusto nila yung Zed. Wala nila yung Rift. No problem. Mabaralim dito ha. Nakuha ng Lee Sin yung Rift kagad. Mga kaibigan, maganda pa rin ang sitwasyon dito ng Encore Esports Red. Kagome. Na maalam na dito kagad yung 6 natin. Pero dumating kagad si Ishimi dito. Lee Sin, Jemet, Tinted, One, Sets to fall back. Tapos binalik lahat ng mga balahibo ni Kasagi. Pero hindi pa rin enough na nawasaki dito yung Saya natin at si Chili late to the party. Kaya, sidestepping. Naku, sumidestep para tamaan. Pero under the turn is actually taunting him because he knows that the first kill will be the entrance will be up. You can get the knock-up kaya dito. Overall, I think that's Encore Esports. Oo. Yeah. Wrong mistake decision natin yung ginawa ng Berjaya Dragons. Nagbalak sila na, nag-assume sila doon na gusto nalang bigyan yung Zed. Kasi na iniwan nasa kanila na yung Rift, 'di ba? Sila nag-uumpisa tapos binitawan nila, pumunta sila dun sa Zed. Patayin muna natin 'to kasi nakabang yung Rakan eh. Yeah, dapat tsaka ang main initiative nila Rakan. Uh-oh. Pero sa Alep, yung Rakan nakapwesto pang face check. My recommendation is nauna na dapat yung Rakan na lumaban for that, no? Ito lang kasi yung danger eh. Kapag nakaabang yung Rakan at ang pinapansin ng Rakan yung Zed. Kailangan nila talaga sundan eh, no? Tsaka walang nakaprotekta kay Ziggs. Yung kaysa kanina, parang pocket gaming sila within stay, within proximity lagi talaga yung galawan ng Berjaya Dragons natin. So, ang mangyayari doon, with a Zed in an Akali, tingin ko kayang-kaya ma-breakdown yung formation na yun eh.
Ano na ako? Even inactive team fight, pero kakabalakan ba kaya nga ba matamahan nila Dragon Great Safeguard na yun? Kagkakasan ng kamay. Sabi pa rin na kama nakabalay yung Mega Eater Nova, pero yung dalawa natin from the Mega Magaya Dragon. Immediately mawawala. Ang win kasi nakita mo na eh. Nakita mo na tapos yung nangyari pa rin. Parang gagawin ka na sila eh. Yung uyog sila din. Oo eh, mamba out ka na eh. And nakuha pa rin yung angle for that part. We have Encore Esports Red now taking this Ocean Drake. Siyempre, ititrade yan ang Barangay Berjaya doon sa may top lane side. Barangay Berjaya. Pag narinig tayo, no? Kaibigan. And ano eh, ayun, i-offset na lang din yung nakuha ng Torre doon sa may outer top by the mid lane inner. Pero may block na pwedeng gawin dito. Yung si Emotion can actually cast his own ultimate patungo sa Brom, pero sinisave niya pa rin. Ken also kiting back. Emotion sa may Gedli, pero yun na. Maganda ang distansya ni Ken. Maganda. Medyo gising na. Nagkape na. Patingin nga lang ayun. Pwede lang please. Pwede lang. Ano na ang kayamanan ng ating team? League of Growing King lang, no problem. Lako? Ayun lang! Even without the Mountain Drake or Baron, nararamdaman mo talaga yung auto-attack ni Ziggs no, pagdating sa turret. He's doubling down on AP damage. Ang makulit pa dito, hindi nga to naka-electrocute na Ziggs ha. Talagang ano to, Conqueris. Conqueris! Oo, na Ziggs. So, di ba ni-nerf na yan, di ba? Think Conqueris na, no? Oo, as in, imagine Ziggs. Gusto nyo stack talaga, basagan, no? Oo, basagan lang. Stack lang talaga. Kahit na-nerf na, kahit nabawasan na yung ano Conqueror sa mga range champs. We have a close fight, interestingly, pero I'll be honest about it. I'm seeing so many wrong theories in this game. Like, wrong mistakes. The thing here is, for example, yung how the team fights are configured doon sa may bot lane. Tapos yung nakita mo na igugo ka sa bot lane, medyo di ba na that you really have to run out or even if you have to burn a flash. Kasi kung ano yung plano ng dalawang teams, parang na-fulfill eh. And the problem is that, alam naman eh, parang alam ng kabilang team yung plano, but still sila pa rin yung napaplanuhan. Parang for each respective team, nagkakaroon sila ng momentum. Kumbaga, hindi nila na-establish to further progress. Uh-oh. At ayun, medyo... Parang ano yan eh. 1K golded lang. Not much of a difference at this time, at this period of the game, 11 minute mark. Hindi kasi, may diba? 2 dragons, pero may... Kaya pa rin eh. May palag pa rin si Berjaya Dragons dito. Saka ano yan eh, Kaloy? Parang ano yan eh. Alam mo yung pinagpaplanuhan ka na, pero natuluyan ka pa rin. Ah. Parang ano ka nun eh. Parang ang... Alam mo nang may crush sa'yo yung tao. Tapos tinitingnan mo pa rin yung message. Ganon. Oo, oh, diba? Sinasyko-analyze mo pa rin eh. Ina-entertain mo pa rin eh. Kahit di mo naman trip. Pero talagang... Mayayaya ka nun, papol diba? Ka ba, no? Mahirap naman ganun, buong links. Dapat pag alam mo nang yung intention ng tao, may plano na, umiwas ka na, di ba? Patulad nun, iiwasan din ni Shimi. Yeah, actually, ewan ko kung paano sila nagbibuild up ng laban dito. Kasi wala pa namang, 1 minute na ba? Ayun, okay, less than 1 minute yung timer para sa Infernal. Pero that's still a lot of time. You can actually see even ni Shimi can actually go for the reset. Pero ang plano ng Barangay Berjaya, they will target the Zed on the top lane side, ah? Or they will trade. Pero kaya magta-trade ba? Nasa may top lane sila eh. Wala ata silang alam na si Zed na to. Okay, may bro. May engage o. Kalanganin yun. Again, 40% reduction na yan. By that point, max out na yung unbreakable. Okay. Yung unbreakable, sa totoo lang, pwede mo namang ihataw sa Brom. Pero hindi lang po kasi damage reduction yung unbreakable eh. Makunat din yung Brom mismo. Talaga. Diba? So, commonly for a Brom, ina-max out yung... unbreakable no kaysa yung winter spike. Kung ay di mamaxatin mo yung winter spike, ikalawa yung unbreakable. Tapos stand behind me yung sunod. Pero may iba na nagma-prioritize din ng stand behind me. Pero ako unbreakable talaga kasi mula 30% to 45%. Patingin nga nung unbreakable. 40% na yan yung seal yung hawak-hawak niya pang hata. Di ba 28 ngayon? Ano na yan nasa 40 na yan? Oh, level 1 kasi yung pinapakita lang eh. Hindi pa nila na abil. So, nasa first na yung Barangay Berjaya. Alisin mo yan. Gusto ko makita. Na-steal! 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 250! Ladies and gentlemen, dumating dito kagad yung ating Fiora. And of course, sumakasayaw na rin. Pati yung Kaisa. Kaso, kahit anong pabalik ng mga
malahibo dito ni Sagi. Wala siyang masasagi. Ibang ginawa dito. Nakatingin si Kamaro to the back end na maalam na yung kaysa dito tinuog na parang kwek-kwek. Sagi dito. Also tinuog din ni Izumi. Izumi under the stasis. Inabangan ng tatlo. Siyempre, alam mo na mangyayari sa'yo. That's an overall trade naman. 2-4-4 in favor of Barangay Berjaya. Grabe. Mag-ingay Project 4. Represent. Grabe. Represent. Metro Manila, Bakbakan, Berjaya. Sa may QC lang pala. Ala ko naman, International Malaysia. Akala nyo, eh, namamali kayo eh. No? Itong Berjaya. Quick hands! Men, still, yeah, alam natin, panalo po yung Berjaya doon. You can see the gold lead. Pero, ano eh, this is mid-game now. Actually, hindi nga, late game na po. And by the late game, honestly, yung ganung Dragon Stack, it matters a lot. Kasi, kung early game mo na na-skill yung Dragon. Yung percentage na na-skill ng all, yung Infernal pa lang, ay yung Mountain, yung Durability, tapos yung Spell ba, makikita mo yung sustain ng Kali sa Kali. Makikita na, si Ken natin, may inin na mga agis, agad na wala yung kabuhay. Hindi na kinaya makitrade dun sa Fiora. Yung Fiora, kaya niya i-withstand yung damage ng Kaisa. Pero, ayun din eh, alam nila eh, 4v5! Hextech Ultimation! Naku, ba't? Blast ko? Yeah, pupus na lang. Okay lang, may pero, naman. Pero ano ha, Bonglings. Oo, yeah. Nablogod. Pero para sa akin, Bonglings, ano ha, pwede talaga i-go nila kasi 4v5 or 3v4 kung mayayari. 4v3. Yeah, dead timer pa rin eh. Dead timer pa rin dito si Paring Ken. Nasa yung X-Tech Ultimatum, bro, pa rin ako na nakadikit doon, pero they're busying them out. Uy, nako, si Boy! Emotion! Uy, yung direct pa! Napaaga! Napaaga yung reposte! At yun na natin mga kaibigan, ay nako, busted! Doon yung ating Brom! And again, nakompleto ang mission ng Barangay Berjaya na gonna be taken in this mid lane inhibitor turret habang ang bawi lamang ni Moy ay yung inner bottom lane. Yung tawag mo dito, yung sinabi mo kanina, may pinaplano ko na ikaw pa yung nadali pa. No? Oo. Nagkakaganunan na nga. Yeah, at saka ano to la, sa akin lang, eto, I just wanna give back on my point na yung Barangay Berjaya, nambabraso na. Kasi every moment na may numbers advantage, ipupush nila. Yung X-Tech Ultimatum na hinahamnap ko kanina, ngayon na ikas. Kaso ayun lang, ang daming shadow ng Zed ngayon. Ang dami nag-miss, X-Tech Ultimatum, ay ano, Mega Inferno Bomb, not getting its target, not hitting its mark. Binawi ng Encore Esports Red. Yung laban. Taglay na lakas ng isang dragon na ginamit sa mga dragon. Ito. Na Berjaya barangay na nasa QT lang. May nakagawa pa nga ba ang mga bomba? Magaling yan. Kuya Muzix, kagame. Magaling siya. Magaling mag-3. Ere, matuduraan ka pa nga. Diba? Nasa natamaan ka. Ay, dragon face nga ba? Hindi. Nag-iba iba ng target. Pap-pap-pap! Sasambahin ka. Nag-iba iba ng target. Palaoy, barga. Nagkaguluhan, nagkaliduhan. Nagkagilo, nalilito eh. Ano ba? Baron. Nalilito. Baron ba? Hindi, pra. Tini 3 points tayo niya. Si... Pulaan tayo ni Six eh. May Chef Baron. Curry. Iba, magaling. Ito si Kagame, 3 points. 3-pointer. Para kayo Barangay Berjaya, malupit yung bola. Hindi na kailangan i-rebound. Hagis-hagis lang. Mainit tong Barangay Berjaya. Hindi basta bumibitaw. Ito lang, ito yung sa akin. Ay, saya, late game. Sinasabi natin, no, lamang yung Barangay Berjaya. Pero again, guys, nang gugulat lang sila, nila, ano lang, alam nila kasi na numbers advantage sila, kaya sila nakaka-go. Pero guys, at this point of the game, yung 3 Drakes, random na talaga sa side ng Empire Esports. Kaya nilang lumaban as long as they take very wise fights, no? So, yung mga pambubuli ng Barangay Berjaya, panggugulat, baka mabasa ng Empire Esports, ang madali pa yung Berjaya. Ay, naku, Zix! Pero naging ginto! Wala na! Pero nag-isang piece ang mandaming tinamamay po pa napapalitan! Ayan na mga tropa na Berjaya Dragons! May mga gawa pa sa likod! Si Emotion! May Guardian Angel mo, magiging isipan! Naku po, si Shimi! Pero, si Saki! Si Shimi! Magiging sa Shimi! You're thinking in the grievous one lang ang kala ko nagtunog na eh! Shoutcast na po, si Cake, ladies and gentlemen! Tingnan natin ngayon ha! 4v3 ang sitwasyon! Kensa may pinakarapan, may Guardian Angel! And ako, nakapagpulot pa ng YGG! Lalayo na lang sila, mga kaibigan! 17-20! 4v3, ladies and gentlemen! Without any real casualty from these two teams, they're even walking away from that fight na magkakahiwalay ang init po ng laban natin. Naisda ako dun na bujikik luto ang sashimi. Nagutom ako dun sa sushi. Mama, malulut, malilito nga talaga. May pangalan ba namang kagami? Isimi, may chili, may wasabi. Wasabi na lang, no? Diba? Tamanghang na.
ang malala dito, walang pwedeng mag-Baron na malinis. And mahirap, mahirap. Again, kidding aside guys, real talk. Yan, Cubao Hustler real talk, no? Again, combat-wise, maganda ang sitwasyon ng Encore Esports. Right? Definitely, kasi with the three talaga, dragons. With the three dragons. Pero kaya pa ata mabawian, matapatan ng lakas na taglay ng tatlong dragon. Pagka nakakuha sila ng isang Elder Dragon, magiging yung Berjaya Dragon. Yeah, dragons talaga. May pagkandiyado lang talaga yung Berjaya dito. Ay, may lamang lang yung Berjaya dito in terms of lane pressure. Mm-mm. Yung bottom lane inhib, basag na. Yun lang talaga. Oh. So, as in, may... Mid lane. Sa totoo nga, alam mo, Bong Links, kung marunong lang tong Barangay Berjaya, kung maturuan lang tayo ng ito ng San Miguel Omega, ano eh, pwedeng mag-backdoor eh. Pwede, Ziggs. Diba? Kaya, no? Even with the backdoor, backdoor. Pwede. Kaya yan. Camille, Camille, Fiora. Sana marinig nyo kami mga tropa. Barangay Berjaya. Para ba, Englishin natin, backdoor, yes. Backdoor, yes. Di kasi nakakain din ng Tagalog to eh. Yes to backdoor. Sinimula na. Yan sana, kung umayagin, binackdoor na nila yan eh. Pero Berjaya, hindi. Nag-gera kami. Hindi pala. Elder Drake kami. Berjaya Dragons. Elder Dragons. Okay. Sumipa na. Oy, nako. Nag-exclamation point na. With the 3 points. Uuwi na yung dragon. ECQ na. ECQ na. Monday na. Okay na lang. Steady pa rin sila. Nagbakusan pa rin yung dalawa. Oy, pa-flag. Kami, maghahanap ng ano ko. Quarantine. Binigay na. Binigay na yung Drake. Hindi pwede. Ay, hindi. Alam pa. May safeguard pa. Ilalaman. Ay, ito na. Ay, si Kaya. Ay, hindi. Nakuha pa rin siya. Gera na mga kaibigan. Here we go. Sobrang gera dito. Diyan ka na. Hexed ulit naman. Sumay pinakalikod. Kilix bro. Lani para sa ating Kaya. Nakakalikan. Isip yung hindi na bigyan. Tamakalam na rin. Isip natin. Barangay pa rin sa kaya. He's coming in. He's on the level. Natitira. That's it. That's the game. Iwag nyo na hapulin yan. Nagamul pa kayo because you can actually see as they have the inhibitor in the mid. They will also be taking this game. Tatlong dragon! Berjaya Dragons kami amin ng Elder na dragon! Nako, lady si Jelle mo lana. Lana. Lista mo na! Lista mo na. The timers are too much. Kahit di na natin ipakita kaya, they can just focus into the base. There's gonna be some sort of buy time here, but there is another enhanced and empowered minions down at the mid. Ladies and gentlemen, first game. Yeah, that's the game. Semi-final 2. First game, Berjaya Dragons against Encore Esports Red.